guys here ba again? Okay. Hold up. Hold up. Dadalhin namin ngayon si Diggy sa vet. Okay na siya. Iwan namin siya doon basically hanggang gabi kasi matutulugin siya lahat-lahat. Ito yung pinakayo kasi dati na ganito si T-Burst. Like umiiyak talaga. Talaga makakatulog naman kaagad. Ang ano lang na ito magka-cone of shame siya. Yung ano dito sa mukha. Tapos kailangan aahitin yung dito niya. Yung dito niya aahitin yan guys. Pagka naahit na yan doon na gagawin. Ano yun dito. So pagkatapos na ito uwi tayo. Pag-usapan natin yung match up ni Sanford. Kasi Sanford nagyayabang na. Yung mga nagyayabang sa inyo, Boss Dogs, tingnan mo to. Pagka nasa MPL na ako, dudugugin ko si Team RTZ. Sabi ko, you know what? Tingnan natin. Pag nandun na tayo, ayoko mag-judge. May kausap, interview natin Sanford. Kaya yung binungguni yung photographer ni AJ. Oh, hindi niya nakita? Hindi. Oh my ang lakas God. Pa naman yung ano, takbo niya. Oh, pegaan ka na. Hindi siya pakaliw. It's alright. So, simple. Agadan po. Like, yes. Sabay na po. So paano po siya yan pagkano, hindi na siya maaapit? Kaya paano, hindi mag-gets? Ah, okay yung parang... May hihigapan, hindi po ba siya may hihigapan yan? Ayun po, after 1 to 2 weeks, makikita naman po yan. So, supportive po tayo with antibiotics, eye drops, and also magkukolar po siya para hindi niya ma-scratch yung eyes. Tapos mamayang 5:30 po siya gagawin. Opo. And then update po ako kapag piniprep na po namin siya. Ah, sige po. Iwan na po namin siya. Yes po, yes po. And then tomorrow morning na po pala siya. Uunin. Ah, sige po. May dala po pala ng food niya. Or holistic puppy naman po siya. Okay. Sige po, sige. So guys, nakadala na namin si Diggy doon. Tapos pumunta kami ng Robinson. Bumili kami ng table na nalagyan na TV namin sa taas. Which is, iakit ko, assembling ko ito mamaya-maya. Like content, akit ko muna ito. Para makita nyo yung setup doon. Kasi yung kawawa naman yung pag nanonood kami ng TV po, tiyan, hindi na kayo. Magaan pero nakapagod umakyat ng hagdan guys. Mas pipiliin ko pang mag-basketball na lang. Para basketball? Taka basketball. Kaya basketball yung, wag na natin ito. Ano yan? Si, baby, ikaw na mag-assemble na ito. Kaya tulungan mo dito, Sanford. Umayos-ayos ka nga. Manito yung abon. Alam niyo siya sabi niya ng face ni Sanford? Alam niyo siya sabi niya? Mahina daw si Trimar. Oo naman eh. Oo! Totoo ba? Totoo? Totoo. Papakita ko sa inyo. Papakita? Pinakita pa nga! Pinakita pa nga, no? So, ito guys, pasok tayo sa kwarto. Sa ating bedroom. Tatanggalin ko ito, like I said, ito na yung binili namin na table. So, maliit lang siya. Then, hindi naman siya maliit. Yung height niya mga ganito. Sakto isang laptop dito, tapos TV. So, it's pretty much okay na. Okay? So, pagkatapos na ito, wala na kami idadagdag sa kwarto. Perfectly fit na lahat. O, tulungan mo dito, Sanford. Kakuwenta ka naman. Panay kaya abong. So, ito na yun. Yung table. Okay? Tapos hanggang ganito lang siya kalaki. Pero pag nanood kami, okay na okay. Kasi dito natingala kami. So may hihigapan kaming ano yun yan. So, tanongin natin si Cesa muna. Sino yung gusto niyong bubugin sa MPL? At si po Cesa! Nalilig ko! Huwag nang natanongin si Cesa, si Renny Jane na lang. Namimiss ko si Renny Jane. I miss you. When I see you again. 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 When I see you again, when I see you again, when I see you. Ganun mo kasay guys, sorry. Ano, huwag ka magtago! Miles, tagawin mo nga itong katabs mo. Ba't ganun lagi nagtatago? May yayin sa camera eh. May yayin, so pag nag-MPL ka, di nahihiya ka din, may webcam yun. Sa mo sige yun, di mayayin, ikaw mayayin ka? Palitan mo na kaya Sanford. Sino gusto mong makalaban sa MPL ngayon? Trimar. Si Trimar. Bakit?
madaling tulugin. Mag, ako nagsabi sa'yo ah, pakitaan mo tong bata na to. Malakas ba siya ngayon? Malakas, malakas. Hindi, walang pinagbago, kahina pa rin. Oh! Sa sinasabi mo na hindi siya malakas, ayun yung sinasabi mo ngayon. Ha? Opo. Opo, opo. Ang bait ng trash talk eh, no? Like, sino-sino bang team ang gusto mo makalaban sa MPL? Lapis, bakit? Parang malakas agad. Oh, so gusto mo napalitan kagad si James? Hindi naman sa ganon. Hindi naman sa ganon. Sana si ano. Ikaw, Tiga, sino gusto mong makalaban sa ano, sa IPN? Huwag na, hindi ka naman kasali. Nag-isip pa. Nag-isip pa mo, ha? Kala mo, ha? Gusto ko din, like, to be honest, halos lahat ng ta. Hindi naman, halos lahat ng nasa MPL. Hindi naman halos lahat. Yung sa amin, sa next play, gusto namin makita na may laban talaga si Trimag pati sa Stanford. Kasi lakas ng testo ka nila sa, ano eh. Ano sinabi niya sa'yo? RG Boy daw. RG Boy. Tumugol siya nung pinorsiro ko siya. Pinorsiro mo siya? Sa RG? Pagpiro, tapos ayaw niya na daw sumabay. Ganyan pali. Eh, so malakas ka naman trash talk niyan. Di naman. Rintok lang? Tangin na guys. Ibang klase, mainit ang MPL. Guys, by the way, malapit na ang MPL. So, panoorin nyo guys. Kasi ang unang kalaban ng next play, I think, is Blacklist. So, mainit ka agad. Which is yung first five, nagpa-practice na sila kami. May screen set din kami. Around 6. Tuloy-tuloy yung practice namin. Alam niyo, overall, it's been a consistent week na nahihirapan lang kami dahil sa paglipat. Pero sila nagpa-practice sila ako, dami inasikaso. Mamaya, sino ba yung ano? May, ano eh? Si, sino ba to? Lotus. Kasali siya, 2 games. Tapos ako, 2 games, palitan kami. Okay, so, kasi guys, kumukuha na ako ng 6 man namin sa NXT 2.0. So, si Sanford at saka si Hesa, sabihin natin nag-perform sila maganda. So, ang gagawin nun, ipalalagay natin si Hesa pati si Sanford sa main 5. Tapos si Renegade pati si James, lalagay natin sa labas ng bahay kasi tanggal na sila. When I see you again. Hey guys, tingnan natin kasi malakas naman. Sa akin pinaka-consistent talaga, like pinaka-malakas. Kahit lahat naman nata ng coach, nasabing si Renegade, super, nasa kanya yung tempo ng game. Pagdating sa next play, nasa kanya yung tempo ng game kasi maklase siya magdala. Pero di ko alam, this season, kasi wala na sila dito, hindi ko na nakikita yung laro nila. Nakikita ko lang yung mga match results. Siyempre, gusto ko makita yung match results kasi yung draft na kalaban nila, sila. Tapos kami, dito, may kakaiba din kami yung draft, may sarili kami play. Ang kinagandaan dito kay Sanford, pati kay Hesa, kaya nila mag-adapt sa kahit anong sitwasyon, kahit anong draft pick. Kasi normally guys, kami, si Miles, si Ryu, ako, si Sanford, pati si Hesa, sana ang second five. So, ibig sabihin nun, yung first five sila sa H2O, tapos second five kami. Kaso, nagka-problema kay next play. Ayaw ni next play. So, sa akin, which is, you know, pinipilit ko kasi gusto ko sana kahit ako na magpasahod sa dalawa, tapos sila na sa ano. Kasi, inyo, baloy, di ba? Sabi ko, dagdagan ko ng dalawa, ako na magpapasahod sa dalawa. Kaso, umayaw sila. So, sa akin, okay lang, nag-gets ko naman. I mean, hindi ko nga gets eh, kasi halos lahat ng team, 10 eh. Iko e-squad, 10. Ayun, Blacklist 8. Onyx, 10. Onyx siyang 10, basta ganun. Yeah. Brent, 20. Hindi, Brent, 10. Smart Omega, 10. RSG, 20 yun eh. TNC. TNC, 10. Kasi si Wrecker, yung, si Wrecker guys, katumbas niya 3 tao. Yung face mask niya ka, hindi na nga nagka-cash sa mukha niya. Oh, by the way, guys! RSG vs. Next Play, EVOS. Breaker, kung nandyan ka man, it's about time. Maglalaban na tayo sa pro scene. Tingnan natin kung sino talaga ang katangahan. Medyo lang. Okay, so kita ka sa MPL. Pero yun guys, padating na MPL around next week, second week na August. 13 na. So 13, abangan yun guys kasi season 8 to, ito yung franchise base. Walang team lang. So tingnan natin kung sa season 9 dalagdagan nila, season 10 dalagdagan nila. Pero sana mas maganda kung 10 team or 12 teams para madaming bakbakan. Pero Sanford guys, gigil na gigil. Gustong manakit ng tao. Gustong dumurog na dumurog. Ay! Eto, Esa! Sinong gustong makalaban sa MPM? Si Kelga. Si talaga? Kasi si Kelga, champion ng MVC, no? MVP, no? Pagas siyang si Cartesi, no? Goldane. Na Goldane? Ibang klase talaga. Yun talaga eh. Ako ang gusto kong makalaban, guys. Ang ayaw ko makalaban si Karn. Kahit gold pa. Sabi mo, gusto kong makalaban lahat, wag lang si Carl. Yung Brent. Talagang nababaliw ako sa kanya maglaro kasi hindi ko siya mabasa.
Kasi siya yung player na yung tank pati support dapat sumabay sa kanya. Ganun siya. Ganun yung playstyle ni Carl. So, which is ganun din yung playstyle ni Ryu. Pero kung kinagandaan kay Carl, may champion siya. Napag ano, si Ryu wala pa. So, ano yun, sa MDM, di ba? So yeah guys, that is it. Natuto na mag-trash talk ngayon si Sanford, which is okay naman. Mabait na trash talk. Pero gusto niya pa rin dugugin daw streamer. So, bye!